Salamat kayo, Jerry, sa muli. Pinupuri natin ang Panginoon sapagkat tayo muli ay nagkakaisa sa pag-aral ng kanyang salita at sa pag-samba sa kanya. At napakaganda ng awiting inawit natin bago lang dahil ito ay tungkol sa blessed assurance. Itong kantang ito ay tungkol sa isang taong punong-puno ng kaligayahan at kapayapaan dahil siya ay nakakatiyak na siya ay ligtas. Kung kaya, ang paksang ito, blessed assurance, ay talagang mahalaga para sa isang Kristiyano dahil dito nakasalalay yung kanyang kagalakan at kapayapaan sa buhay Kristiyano. Kasi kung iisipin nyo, kung wala kang katiyakan na ikaw ay ligtas, may nananatili pa rin takot sa puso mo na baka sa bandang huli, impyerno pa rin ang patak mo. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan sa puso mo kung wala kang katiyakan na ganyan, no? Blessed assurance. Ang problema, medyo maraming pananaw tungkol dito. Hindi lahat ang naniniwala na merong katiyakan tungkol sa kaligtasan. Kung kaya, kailangan talaga pag-aralan natin kung ano talaga ang tinuturo ng Biblia tungkol sa katiyakan ng kaligtasan. Okay. May tatlong tanong bago basahin ni Tio Jerry yung ating talata para sa hapong ito. Medyo mahaba po ito kasi hindi lang tayo magsisimula sa verse 6 ng 1 John. Magsisimula po tayo sa verse 1 hanggang verse 21. So, yung buong chapter ang ating pag-aaralan. Pero hindi ko naman masyadong hahabaan ang ating pag-aaral kasi parang summary na lang eh, no? Pero balikan natin, ano yung mga katanungan na dapat nating sagutin tungkol sa paksang ito? Pwede bang makatiyak tayo? May paraan ba upang tayo ay makatiyak na tayo'y ligtas? May buhay tayo na walang hanggan? Kasi sabi ko kanina, kanya-kanyang pananaw ang tao eh. Ang karamihan siguro ganito ang kanilang posisyon, ang kanila pong pagkaintindi habang nabubuhay ka sa mundo, hindi ka nakakatiyak na ikaw ay maliligtas sa bandang huli. Yan ang paniwala ng karamihan. Okay? Walang katiyakan. So may mga taong yan ang kanilang paniwala. Yung ikalawa naman, ang paniwala nila, okay, posibleng ikaw ay maligtas. Ngayon pa man, pwede mong masigurado na ikaw ay ligtas, subalit yung kaligtasan nila nawawala. Kung ganon, para na ring wala silang katiyakan. Kasi medyo conditional yung kanilang pagkaalam, no? Yung kanilang katiyakan, hindi absolute, hindi complete, kundi medyo conditional. So, depende pa rin. So, kahit naligtas sila ngayon, hindi sila nakakasiguro na sa bandang huli, ligtas pa rin sila kasi nawawala. Yung ikatatlo naman, naniniwala na talagang kung ligtas ka, talagang ligtas ka. Hindi na yan mawawala, may buhay kang walang hanggan. Pero itong ikatatlo, at yan po ang aking paniwala ng kaligtasan ay hindi nawawala, pero marami pa rin nalilito tungkol dito at naiintindihan ko naman kung bakit sila ay nalilito. Kasi baka abusuhin, 'di ba? Ang katotohanan ito. Ang tanong ng iba ay ganito. Kung ang kaligtasan ay hindi nawawala at ako ay nakakatiyak na ligtas na ako, ibig bang sabihin na magpapatuloy na lang ako sa kasalanan? Gagawa na lang ako ng kasamaan? Kasi kahit anong mangyari, ligtas naman ako eh. Kahit ako ay gumawa ng maraming kasalanan, langit pa rin ang aking kahahantungan. Yun ang medyo nakakalito. At yung tanong na yan ay kailangan sagutin din natin. Sapagkat ang Biblia ay nagtuturo na makakatiyak ka na ikaw ay ligtas. At akin pong paniwala, ang akin pong
pagkaalam sa itinuturo ng Biblia ay ang kaligtasan ay hindi nawawala. Subalit, ang Biblia ay nagtuturo din na kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, gagawin ng Diyos ang lahat upang ikaw ay maging banal. Kung kaya't malalaman at mababasa natin mamaya yan, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na tao na ligtas, na ang kaligtasan niya ay hindi nawawala, siya ay nagpapatuloy sa kabanalan. Okay, Tio Jerry, basahin na po natin yung ating talata, 1 John chapter 5. Buong chapter. Chapter 5, verse 1 to 21, buong chapter. 1 to 21, mahaba, no? Mahaba. Okay. 1 John chapter 5, verse 1 to 21. Sa verse 1, ang sinasabi, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalataya si Jesus ang Mesiya. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaan na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos, ay tumutupad ang kanyang mga utos sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Verse 6. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, binuktismuhan sa tubig at sa kanyang dugo, sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binuktismuhan sa tubig, kundi nagbubo sa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatuo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatuo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos. At ayon sa patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak, ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo ng anak. At ito ang patutuo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtam natin sa pamagitan ng kanyang anak. Ang pinahahana ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya, sapagkat alam natin ibibigay niya ang anumang tingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, di ahantong sa kamatayang espiritual. Ipinalangin niya ang kapatid na iyon, at ito'y bibigyan
ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayan espiritual. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat na gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaring anhin ng Diablo. Alam natin tayo'y anak ng Diyos at sa buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Last verse 21. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosa. Okay. Thank you to you, Jerry. Medyo mahaba pero narito kasi yung mga kasagutan sa mga tanong natin tungkol sa katayakan ng kaligtasan . Para wag lang natin malimutan, uulitin ko yung mga katanungan na ating sasagutin. Una sa lahat, posible bang tayo'y makakatiyak na tayo'y ligtas? Pwede ba na ang isang tao sa mundong ito ay talagang makakapagsabi na tiyak ako? Kung ako'y mamamatay, pupunta ako sa langit. Posible ba yon? Tinuturo ba yon ng Biblia? Ang ikalawang tanong ay ganito. Ang kaligtasan ba ay nawawala? At ang ikatatlong tanong ay ganito. Kung ito'y hindi nawawala, ibig bang sabihin magpapatuloy na lang ako sa kasalanan? Yun ang tatlong mahalagang tanong na ating sasagutin ngayong hapon na ito. Okay. So ang gagawin ko, mag-verse by verse ako. Pero maikli lang ang aking magiging comments, no? Sa mga verses. So unahin natin ng verse 1. Tingnan po natin. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Ang lahat na tunay na naniniwala o nananalig o nananampalataya na si Jesus ang Kristo o ang Mesayas, siya ay pinanganak ng Diyos. Okay. Kung babasahin mo yan, matatandaan nyo yung John 1:12. Diba ang nakalagay doon sa John 1:12? But as many as received Him, to them gave He the power to become children of God. Ang talagang tumanggap sa kay Kristo, sila ang binigyan ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. So, posible talaga na ang isang tao ay magkakaroon ng katiyakan o malalaman niya na siya talaga ay anak ng Diyos. Kung siya ay naniniwala kay Kristo Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon. Pero, ano ang mangyayari sa buhay ng taong yan dahil tinanggap niya si Kristo? Ito yung tinuturo natin na hindi siya mananatili na makasalanan. Ibig sabihin, hindi naman siya magiging perfecto, pero may pagbabago na mangyayari sa buhay niya kasi naninirahan na si Kristo sa buhay niya, tinanggap niya na . At si Kristo naman ay hindi naman si Kristo matutulog sa puso niya. Siyempre, kikilos ang Panginoon. At anong magiging resulta? Everyone who loves the Father loves his child as well. Ang ibig sabihin, kung tinanggap mo si Kristo, ang gagawin ng Panginoon, babaguhin niya ang puso niya, bibigyan ka niya ng pagmamahal hindi lamang sa Ama, kundi pati na rin sa kanyang mga anak, sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Yun ang isang ebidensya na talagang natanggap mo si Kristo at ikaw ay talagang anak ng Diyos at ikaw ay ligtas. Kasi may pagbabagong gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Gagawin kanyang mapagmahal. Ano pa? This is how we know that we love the children of God by loving God
and carrying out His commands. In fact, this is love for God, to keep His commands. Sinabi natin kanina na ang isang pagbabago na gagawin ng Panginoon sa buhay ng isang taong tumanggap sa kay Kristo ay gagawin niya siyang mapagmahal. Pero paano natin malalaman na ang taong yan ay talagang may pag-ibig o pagmamahal sa Diyos? Siyempre, dahil mahal niya ang Diyos, susundin niya ang mga utos ng Diyos. Sa muli, hindi naman ibig sabihin na kaagad-agad siya ay magiging perfect. Pero naroon na ang binhi ng pagmamahal at pagsusunod sa buhay niya. May pagbabago ng nagsimula at nangyari sa buhay niya, at ito ay ipagpapatuloy ng Diyos, yung pagbabago niyang, ang pagbabagong sinimulan ng Diyos. Hindi yan pababayaan ng Panginoon. Itutuloy yan ng Panginoon. Pero kita niyo po na kung kaya't sinasabi natin, kung ang taong isa, ang kung ang tao ay tunay na ligtas, hindi siya mananatiling luma. Hindi siya mananatili sa luma niyang buhay. Minsan matitisod siya, minsan makaka-backslide siya. Pero ibabangon talaga siya ng Panginoon kasi binigyan siya ng Panginoon ng pag-ibig sa kanyang puso, at ang pag-ibig na yan ang siyang tumutulak sa kanya na sundin ang mga utos ng Diyos. Kung kaya, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na ligtas ay isang taong sumusunod. Yun. At ito, napakaganda ng sinasabi dito. Para sa taong ligtas, para sa taong tumanggap sa kay Kristo, totoo yung kanyang pagtanggap, hindi naman ganun kabigat sumunod sa mga utos ng Diyos. Bakit? Ang dahilan ay nasa verse 4. Sapagkat lahat ng ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay, nagwawagi laban sa kamunduhan. Ang ibig sabihin nito, meron na tayong kapangyarihan, yung pagmamahal na inilagay ng Diyos sa ating puso para sa Kanya, may panlaban na tayo sa mga tukso ng kamanduhan, sa mga pagnanasa ng mundo. At tayo, ang pangako ng Diyos, mananalo talaga tayo. Hindi naman, uulitin ko lang po, hindi naman ibig sabihin na kaagad-agad. Kasi ang paglaban natin, laban sa kamunduhan at laban sa kasalanan at laban sa mga tukso, patuloy yan eh. Pero ang ibig sabihin nito, sa bandang huli, talagang magtatagumpay tayo, hindi tayo matatalo. Parehas ito sa boxing. Oo nga, natumba ka, nasuntukan ka, pero hindi ka na knockout. Kahit ikaw ay natumba, kahit ikaw ay natisod, dahil ikaw ay anak ng Panginoon, bangon pa rin. Kahit nag-groggy ka, kahit parang gusto mo nang mag-give up, pero bangon ka pa rin. Bakit? Dahil alam mo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, sa bandang huli, mananalo ka. Yan ang pangako ng Panginoon. Imposible na ikaw ay matatalo sa bandang huli. Matitisod ka lang. Madadapa ka lang. Matutumba ka minsan. Pero katulad ng sinasabi ko lagi, ang taong tunay na ligtas, babangon at babangon pa rin yan. Imposibleng manatili siyang nakahiga. Imposible na manakout siya. Okay? Yung bagang total knockout, imposible yan. Bakit? Sapagkat ito ang tagumpay na siyang tumalo sa mundo, ang ating pananampalataya. Dahil tayo ay nanampalataya kay Kristo eh. Siya'y naninirahan na sa puso natin. Hindi niya tayo mapababayaan. Kung tayo lang, sigurado nang talo tayo. Pero si Kristo ay nasa buhay natin. Siya ay makapangyarihan. At sabi niya, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Okay, sino yung magtatagumpay laban sa mundo? Laban sa kasalanan, laban sa kamunduhan. Yung taong naniniwala, nananalig, sumasampalataya kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. At ang tanong ko, ikaw ba ang taong ito? Ikaw ba ang taong tunay na tumanggap kay Kristo at nanalig sa Kanya at sumampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas mo at Panginoon? Kung ikaw yan, ibig sabihin may pangako ang Panginoon sa iyo. Hindi ka matatalo. Sa bandang huli, magtatagumpay ka. At para mo na rin sinabi na hindi mawawala yung kaligtasan mo. Sapagkat kung mawawala, di talo ka. Pero imposible. Kasi ang pangako ay hindi ka matatalo.
sigurado nang magwawagi ka. So, yun ang isang sagot sa katanungan na pwede ba tayong makatiyak? Oo. Ito ba'y nawawala? Hindi. Bakit? Dahil ang pananampalataya natin, ang pangako ng Panginoon, ito ay magwawagi. Okay. Hindi ko nabibigyan ng diin itong verse 6 at verse 7. Punta na lang tayo dito sa verse 9. Naniniwala tayo sa patutuo ng tao. Pero kung Diyos na mismo ang nagpapatutuo, kung Diyos na mismo ang nangako, kung Diyos na mismo ang nagkumpirma na ikaw ay ligtas, na ikaw ay may buhay na walang hanggan, di ba dapat paniwalaan mo? Naniniwala ka nga sa tao. Bakit hindi ka maniwala sa Diyos? Ito ay napakahalagang punto. Pakinggan po natin, mga kapatid. Ang katiyakan ng kaligtasan ay pangako ng Diyos. Ang Diyos ang nagkumpirma niyan. At ang Diyos, hindi siya bulahan, di ba? Hindi siya, kung sa Ilonggo pa, hindi siya butigon. Hindi siya sinungaling. Dapat paniwalaan natin siya. Kung nangako siya na tayo ay magwawagi, kung nangako siya na tatapusin niya yung sinimulan niya, hindi kanya pababayaan, kung nangako siya na ikaw ay may buhay na walang hanggan, paniwalaan natin. Ganun lang po kasimple. Sabi nga dito, ang naniniwala sa anak ng Diyos, tinatanggap niya ang patutuo ng Ama, ng Diyos. Eh, ang Diyos ang nagpatutuo eh. Nasa kay Kristo, meron tayong katiyakan ng kaligtasan. O, patuloy pa tayo. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, para na rin tinawag mo siya na sinungaling. Kaya mahirap po sa akin na hindi maniwala na may katiyak. Kaya po ako naniniwala na merong katiyakan ng kaligtasan eh. Kasi Diyos po ang nagpatutuo. Ang Diyos po ang nagkumpirma nito eh. Siya ang nangako nito. Kung sasabihin ko po na walang katiyakan, hindi tayo makakasiguro. Sabi po dito sa binasa natin, parang tinawag ko ang Diyos na sinungaling ka, Panginoon, hindi totoo yung sinasabi mo. Napakahirap naman yan. Sino po ang paniniwalaan ko? Yung tao? O ang Diyos? Eh, ang tanong ngayon, ang Diyos ba ay nangako o nagkumpirma o nagpatutuo na merong katiyakan ng kaligtasan na pwede nating malaman na tayo ay may buhay na walang hanggan? At ang tanong po ay, nangako siya, kinumpirma niya. At siya'y hindi sinungaling, kaya kailangan paniwalaan natin siya. Eh saan, kapatid na Dennis, saan natin mababasa yan? Yung sunod na bersikulo, itong naka-highlight. Ito ang patutuo. Ito yung kumpirmasyon. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At itong buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kung tinanggap mo ang anak, kung ang anak ay nasa iyo, di siyempre may buhay kang walang hanggan. Hindi mo naman mahihiwalay ang buhay na walang hanggan sa kanyang anak. Ang tanong lang naman ay huwag mo na munang isipin yung buhay na walang hanggan. Isipin mo lang si Kristo, natanggap mo siya o hindi. Siya ba'y nasa buhay mo, nasa puso mo siya, o hindi? Sapagkat, kung siya'y nasa buhay mo, natanggap mo siya, automatic may buhay kang walang hanggan. Kasi yung buhay na yan ay nasa kay Kristo. Kaya, kung tayo ay nag-pre-preach ng gospel, sinasabi natin pwede kang makatanggap ng buhay na walang hanggan, ang inuuna natin laging sabihin ay si Kristo ang tanggapin mo. Kahit hindi mo na sabihin na tanggapin mo ang buhay na walang hanggan, sabihin mo na lang na tanggapin mo si Kristo. Sapagkat, kasama na yun eh. Di po ba? Kung tinanggap mo si Kristo, kasama na yung buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi yung buhay na walang hanggan, sabi dito, yung buhay na walang hanggan ay nasa anak. Tanggapin mo yung anak, natanggap mo rin yung buhay na walang hanggan. Pero tingnan niyo po ang sabi dito, whoever does not have the Son of God, does not have life. Kung ang anak ng Diyos ay wala sa buhay mo, patay ka. Wala kang buhay na walang hanggan. Ang sikreto ng kaligtasan, ang sikreto ng katiyakan ng kaligtasan, ang sikreto ng buhay na walang hanggan ay si Kristo.
Wag ka, kaya sa, pwede mo na rin sabihin na huwag ka munang mag-isip ng buhay na walang hanggan. Isipin mo lang si Kristo. Tanggapin mo lang si Kristo. Kahit hindi ka nang mamproblema sa buhay na walang hanggan, kasi kasama na yun. Una si Kristo, tanggapin mo siya. At ikaw ay may buhay. Ngayon, ang tanong. Okay. Ang tanong, ang buhay na walang hanggan, ito ba ay nawawala? Una sa lahat, nakakalito, sa totoo lang, nakakalito na tatawagin mo itong buhay na walang hanggan at pagkatapos nawawala. O, uulitin ko po. Ewan ko po kung nakuha nyo yun. Di po ba parang contradiction naman na tatawagin mo itong buhay na walang hanggan tapos may hangganan pala? Kung ang buhay na walang hanggan ay may hangganan dahil ito ay nawawala, hindi mo na pwedeng sabihin na yan ay buhay na walang hanggan. Alin po ba talaga? Ito po ba ay buhay na walang hanggan o buhay na may hangganan? Sa ano po ba ang paniniwalaan natin? Ang masasabi ko lang, kung tinanggap mo si Kristo, ang natanggap mo rin ang buhay na walang hanggan. Pero kung ito ay buhay na walang hanggan, hindi mo po pwedeng sabihin na ito ay mawawala. Bakit? Sapagkat kung ito ay mawawala, ibig sabihin may hangganan siya. Kung may hangganan siya, hindi mo siya pwedeng tawagin na buhay na walang hanggan. Pero ang sabi po ng Biblia, ang natanggap natin ay buhay na walang hanggan. Kaya ibig sabihin, hindi ito mawawala. Pero ang ikalawang dahilan kung bakit ito'y hindi mawawala ay dahil si Kristo ay nangako, di po ba alam po natin ito, I will never leave you nor forsake you. Anong ibig sabihin na yan? Kung si Kristo ay pumasok na sa buhay mo, hindi na siya aalis. Kung hindi na aalis si Kristo, hindi na rin mawawala ang kaligtasan. Kasi kung nasaan si Kristo, naroon din ang kaligtasan. Naroon din ang buhay na walang hanggan. Hindi mo mahihiwala yung dalawa. Eh, nangako na siya. Nangako na siya, I will never. Ano po bang ibig sabihin ng never? Ang ibig bang sabihin na ng never, pansamantala? Hindi. Habang buhay, walang hanggan, hindi na kita iiwanan. Eh kung hindi siya lilisan sa buhay mo, kung siya ay nanirahan sa buhay mo at hindi na siya aalis, hindi na mawawala ang buhay na walang hanggan. Kasi nariyan siya eh. Hindi siya aalis eh. Eh ang buhay na walang hanggan ay nasa kanya. Eh ayaw niyang lumisan sa buhay mo, eh di. Hindi mawawala ang kaligtasan. Ganun po, no? So, sana naman alam ko naman nakuha niyo yun eh. Kasi ang lagi po nating tandaan, ang buhay na walang hanggan ay nasa kay Kristo. Kung si Kristo ay nasa iyo at hindi siya aalis, hindi mawawala. Hindi mawawala ang buhay na walang hanggan. Kung kaya, sabi ng Biblia, I write these things to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life. Itong verse 13, ito ay conclusion na ng verses 11 at 12. Kanina, ipinapaliwanag ni Juan na ang buhay na walang hanggan ay nasa kay Kristo. At dahil si Kristo ay nasa iyo, may buhay kang walang hanggan. Kung kaya, ito na yung conclusion, sinulat ko ito sa inyong mga naniwala kay Kristo upang, ano daw? Malaman nyo. Magkaroon kayo ng katiyakan. Magkaroon kayo ng kapayapaan na kayo ay may buhay na walang hanggan. Tapos, napaka-importante po ng salitang have. Kasi hindi niya po sinabi that you will have. Ang will have sa English ay future tense. Pero ang have, present tense. Kung sa Tagalog pa, hindi po sinabi ng Biblia dito sa talatang ito, hindi niya po sinabi na kayong naniniwala ni Kristo kay Kristo, nais kong malaman nyo na magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po yon ang sinabi niya. Ang sabi po niya, kayong naniniwala kay Kristo, kayong nananampalataya sa Kanya ng tunay, nais kong malaman nyo, nais kong magkaroon kayo ng katiyakan na kahit ngayon pa lang, meron na kayong buhay na walang hanggan. Hindi nyo na kailangan hintayin pa ito.
ang hindi ko sinasabi na magkakaroon pa kayo ng buhay na walang hanggang, kasi kahit ngayon pa lang meron na. Bakit? Kasi ang buhay na walang hanggan, hindi lang ito langit eh. Yun ang may konting maling pagkaunawa ang maraming tao. Akala nila ang buhay na walang hanggan nasa bandang huli pa, kasi para sa kanila ang buhay na walang hanggan ay ang langit. Tama rin yun. Pero ang mas tamang interpretasyon ay ito. Ang buhay na walang hanggan ay ang buhay mismo ni Kristo na nasa kanya at ngayon ay nasa iyo. Yung medyo mahirap po ito ipaliwanag, no? Mahirap ipaliwanag. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang langit sa bandang huli o sa future. Ang buhay na walang hanggan ay ang buhay mismo ni Jesucristo, yung kanyang banal at makapangyarihang buhay na nasa kanya at ngayon ay nasa iyo. Kung kaya, hindi lamang kaligtasan ang ating pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin ay kabanalan, sapagkat ang buhay ni Kristo ay isang banal na buhay. Kaya natatandaan niyo po dito, dito na lang po ako magtatapos, no? Natatandaan niyo po ang sabi sa Galatians 2 verse 20. Puntahan po natin 'yon, ha. Galatians 2 verse 20. Ano pong sabi? I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Si Kristo ay naninirahan na sa akin. Eh ano ngayon? The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Christ lives in me. The life I now live, yung buhay na ikinabubuhay ko ngayon, hindi na ako ang nabubuhay eh. Oh, ulitin ko ha. I no longer live, but Christ lives in me. Noong tinanggap ko si Kristo at siya'y pumasok sa buhay ko at siya'y nanirahan sa puso ko, buhay pa ako. Pero ang nabubuhay ngayon sa akin ay si Kristo eh. At si Kristo ay banal, si Kristo ay mabait, si Kristo ay masunurin sa kanyang Ama, si Kristo ay makapangyarihan, yung buhay na yan ay nasa iyo. Yun ang eternal life. Kaya, hindi ko na ito po patatagalin. Kanina, sabi ko, ang isa sa mga katanungan na gusto nating sagutin ay, kung ako ay may buhay na walang hanggan, ibig po bang sabihin na ako ay magpapatuloy sa kasalanan? Ang sagot po ay hindi. Bakit hindi? Bakit yan ang sagot mo, kapatid na Dennis? Kasi ano po bang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Buhay na walang katapusan lang ba? Hindi. Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, ang buhay mismo ni Kristo ay nasa iyo. Anong klaseng buhay yan? Banal na buhay. Buhay na masunurin sa Diyos. Buhay na masunurin sa mga utos ng Diyos. Buhay na banal. Kaya magkakaroon ka ng fruit of the Spirit. Kung talagang ikaw ay ligtas, hindi ka pwede magpatuloy sa kasalanan. Pwede ka lang madapa, pero babangon ka rin at babangon ka muli, kasi yung buhay na yan ay walang hanggan. Hindi lamang na walang katapusan, yan ay banal. Buhay yan ng Panginoon na nasa iyo dahil natanggap mo siya. Doon lang po ako magtatapos. Ayoko na pong pahabain pa. Alam kong may mga katanungan kayo, pero sana naman ito'y nakapagpaliwanag ng konti kung bakit ito ay hindi nawawala, ang buhay na walang hanggan ay hindi nawawala, at itong buhay na ito ay nagbibigay ng lakas upang tayo ay maging masunurin sa Diyos at upang tayo ay makapamuhay ng banal na buhay at hindi magpatuloy sa kasalanan. Bakit? Dahil ang buhay na walang hanggan ay ang buhay mismo ni Kristo na nasa atin. Yun lang po ang ating Bible study sa hapong ito.